Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Pinupuri natin ang Panginoon sa muli nating pagniniig ngayong buwan ng Enero dito sa ating programang Karunungang Buhay. Sumasa inyo tuwing Linggo mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga dito sa 702 DZAS at gayon din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng FEBC Radio TV at gayon din sa GCTV ng channel 185. Nais nating batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay, sina Eden Austria, Emerita Faustino, Rico Cardinho, Carmelita Manansala, Pastor Regalado Rodriguez, Claire Mercado, ang aking kapatid na si Maria Luisa Rodriguez, si Eva Mata, Dr. Amelia Gonzalez, si Ate Sally Suico, Alicia Aragon, Filipina Sichon, Teresa Francisco, Ariel Matuba, Tony Mijares, Rainier De La Peña, Darwin David, si Ate Celi Reyes, Aurea Herman, Rowena Inopia at Joyce Bernaldo. Binabati natin ang belated happy birthday si Ate Aida Javier at gayon din belated happy wedding anniversary kina Hiner at Ami Dungo. Advance happy birthday ang pinapabot natin sa Tuesday kay Marlene Gaudia Ramos at sa Wednesday kay Kian Sevilla. Kapag tinanggap ng isang tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ng pagbabago sa uri ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang asal at ugali ay mababatay na sa doktrinang Kristiyano na base sa halimbawa at katuruan ni Jesus. Ito ang tatalakayin natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Titos, Kabanatang 2:11 hanggang 14 at pagkatapos ay lilipat tayo sa Kabanatang 3:4 hanggang 7. Inuulit ko, Titos 2:11 hanggang 14, 3:4 hanggang 7. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at mga pagnanasang makasanlibutan upang mabuhay tayong may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang katuparan ng ating mapagpalang pag-asa, ang maluwalhating pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y palayain sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging sambayan ng kanyang pag-aari at masigasig sa paggawa ng mabuti. At doon sa Kabanatang 3:4-7. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na Espiritu na masaganang ibinuhos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Nangyari ito upang tayo'y maging tagapagmana ayon sa pag-asa
sa walang hanggang buhay, yamang tayo'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Ang pangunahing doktrinang binanggit dito ay ang Doctrine of Grace na siyang dahilan kung bakit tinanggap natin ang kaligtasan at hindi dahil sa mabuti nating mga gawa. Ang Diyos mismo ang gumawa ng unang hakbang upang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanyang anak na si Jesus. Ganito ang wika sa Titus 3:5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na espiritu. At doon sa Titus 2:14 ay ganito naman ang wika. Siya ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y palayain sa lahat ng mga kasamaan at linisin upang maging sambayan ng kanyang pag-aari at masigasig sa paggawa ng mabuti. Ito rin ang diwa doon sa verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang Doctrine of Grace ay nagpapakita sa kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan na hindi karapat-dapat para sa kanyang kabutihan. Kaya't ang grace ay tinatawag ding unmerited favor mula sa Diyos. Ang grace ang instrumentong ginamit ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang grace din ang sustaining influence na nagbibigay kapangyarihan sa mananampalataya upang ipagpatuloy ang pamumuhay Kristiyano. May tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa mga talatang aking binasa kanina. Una, sino mang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay dumaraan sa proseso ng pagbabagong buhay o muling kapanganakan sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ang tinatawag na Doctrine of Sanctification. Ang isang taong naligtas sa biyaya ng Diyos ay may bagong identity, may bagong kakanyahan. Hindi na siya katulad ng dati, na tulad ng sinasabi sa 2 Corinto 5:17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tutuhan ng pagbabago. Sa ganito mailalarawan ang buhay ng isang tumanggap kay Jesus. Tatalikuran niya ang makasalanang buhay, pagsisisihan ng kanyang mga kasalanan. Itatama ang mali at mabubuhay ayon sa kautusan ni Jesus. Ito'y pagbabagong kitang-kita ang ebidensya kung may konkretong katibayan. Kaya't ang sabi, masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang isang magandang halimbawa ay ang tiwaling maniningil ng buwis na si Sakeyo. Nang tanggapin ni Sakeyo si Jesus, ganito ang naging deklarasyon ni Sakeyo na mababasa natin sa Lucas 19:8. Panginoon, masdan po ninyo. Take note of the word again, masdan. Masdan po ninyo. Ibibigay ko sa may hirap ang kalahati ng aking pag-aari. At kung mayroon man akong dinaya, ibabalik ko iyon ng 4 na ulit. Kung tunay ang pagbabago ng isang tiwaling politiko
ibabalik niya ang mga ninakaw na yaman. Kung tunay ang pagbabago ng isang tiwaling opisyal ng gobyerno, ibabalik niya ang mga salaping kanyang ninakaw. Kung tunay ang pagbabago ng isang masamang negosyante, hindi na siya mandaraya. Hindi pwedeng sanguso lamang ang pagbabago. Kailangan itong tumimo sa puso at makita sa gawa ang ebidensya ng pagbabago. Masdan ninyo. Kaya't ang doctrine of sanctification ay ang proseso ng pagiging banal na dapat ay pinagpupursigihan ng isang mananampalataya na tulad ng sinabi ni Paul sa Filipos 3:14, "Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Ikalawa, sino mang tumanggap kay Kristo ay nakaranas ng pagbabago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at nagiging pag-aari ng Diyos. Wika sa Tito 2:14, upang maging sambayanang kanyang pag-aari. Doon sa King James Version, ang ginamit na salita ay peculiar people. Sa New International Version, people that are His very own. Doon naman sa New American Study Bible, a people for His own possession. Sapagkat ang isang tumanggap kay Jesus na nagbago ay pag-aari na ng Diyos, hindi na siya basta-basta. That person has become priceless. Wala na siyang katumbas na halaga. Mula sa pagiging ordinaryo, siya'y nagiging tugong bughaw, nagiging maharlika. Ganito ang wika sa 1 Pedro 2:9. "Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Hinirang kayo upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag." Ang pinakamahal na damit na naibenta sa isang subasta ay ang gown na sinuot ni Marilyn Monroe nang awitan niya si Presidente John F. Kennedy ng Amerika ng "Happy Birthday, Mr. President." Karaniwang gown lamang iyon, ngunit nasubasta sa halagang $4.5 million. Napakamahal sapagkat pag-aari ng isang sikat na artista. E paano pa kung pag-aari ng Diyos? Kapatid, nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, nang hinayaan mong binago ka ng banal na Espiritu, ikaw ay naging pag-aari na ng Diyos. Kung kaya't wala ka ng katumbas na halaga. Ang totoo, hindi lamang tayo inari ng Diyos bilang kanyang mamahaling posesyon, tayo'y inampo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ito ang tinatawag na doctrine of adoption. Sa ilalim ng batas, ang batang inampon ay magiging tagapagmana ng umampon sa kanya na parang siya'y tunay na anak. Sapagkat tayo'y inampo ng Diyos, naging tagapagmana tayo ng kanyang kaharian. Wika sa Roma 8:17, "At dahil tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang tayo'y nagtitiis kasama niya, nang sa gayon tayo'y makakasama niya
sa kanyang kaluwalhatian. Ikatlo, sino mang tumanggap kay Jesus na nakaranas ng pagbabago at inampon bilang anak ng Diyos ay wala nang pinakananais kundi ang paggawa ng mabuti. Hindi nga siya nailigtas ng mabuting gawa sapagkat ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos, ngunit ang paggawa ng mabuti ay katibayan ng kanyang pagiging ligtas. Ito ang kanyang consuming passion, ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. Ito ang nakapagpapasaya sa kanya. Wika sa Tito 2:14, siya ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y palayain sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging sambayanang kanyang pag-aari at masigasig sa paggawa ng mabuti. Masigasig sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin ay yun ang kanyang hinahanap na gawin araw-araw. Yun ang isang bagay na hindi niya hinahayaang lumagpas ang gumawa ng mabuti. Sa King James Version, ang ginamit na salita ay zealous of good works. Sa New International Version, eager to do what is good. At sa New Living Translation, totally committed to doing what is right. At sa New American Study Bible, zealous for good deeds. Nagkakasala pa rin ang isang taong tumanggap kay Jesus sapagkat hindi naman siya perpekto. Ngunit hindi na siya nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan na tulad ng dati. Sa kanya, ang makagawa ng kasalanan ay isang malaking kalungkutan, samantalang isang malaking kagalakan ang makagawa ng kabutihan. Nananatili pa rin ang isang taong tumanggap kay Jesus na nagagalit pa rin. Ang isang taong tumanggap kay Jesus, ngunit kung siya'y nagagalit, pinipilit niyang huwag magkasala. Bilang pagsunod sa sinabi sa Efeso 4:26, kapag nagagalit kayo, huwag kayong magkakasala. Mas nakahihigit sa kanya ang damdamin ng pagpapatawad kaysa damdamin ng paghihiganti. Nabanggit din sa ating teksto ang doctrine of second coming. Muling magbabalik si Jesus at ito ang pinakahihintay ng isang tagasunod ni Jesus. Hinihintay niya ito ng may pananabik at kagalakan na parang paghihintay ng isang ina na magsisilang ng kanyang sanggol. Ito ang salalayan ng kanyang dakilang pag-asa. Ganito ang wika sa Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang katuparan ng ating mapagpalang pag-asa, ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesus, sinasamantala ng isang tagasunod ni Jesus ang paggawa ng mabuti. Sa lahat ng pagsasamantala ay ito ang mabuti, sapagkat alam niyang magbibigay sulit siya kay Jesus sa muling pagbabalik nito. Ganito ang wika sa Roma 2:6, igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Buhay na walang hanggan. Ito ang gantimpalang hinahangad ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Hindi niya ito ipagpapalit sa kayamanan, kapangyarihan o katanyagan. Kaya't ang iniipon niya ay kayamanang panlangit sa halip na kayamanang panlupa. Kailangan niya ang pera
upang mabuhay pansamantala dito sa lupa. Ngunit higit niyang kailangan ang kabanalan upang mabuhay panghabang panahon doon sa langit. Dahil dito, sinusunod niya ang tagubilin ni Jesus sa Mateo 6:19-20. Huwag kayong magimpok para sa inyong mga sarili na mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanloloob at nakapagnanakaw. Ganito ang wika sa Tito 3:7. Nangyari ito upang tayo'y maging tagapagmana ayon sa pag-asa sa walang hanggang buhay, yamang tayo'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Ang maaari lamang magkamit ng buhay na walang hanggan ay ang isang taong matuwid, perpekto at walang bahid kasalanan. Dahil dito, walang taong makakapasa. Ngunit ang ginawa ng Diyos, inari niyang matuwid, inari niyang perpekto ang sinumang sasampalataya kay Jesus. Ito ang tinatawag na doctrine of justification. Wika sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang uri ng buhay ng mga tunay na tagasunod ni Jesus ay naiimpluwensyahan hindi ng mga alamat o tradisyon kundi ng mga doktrinang Kristiyano na nakabatay sa halimbawa at katuruan ni Jesus. Kabilang sa mga ito, ang doctrine of grace, sanctification, adoption, second coming, and justification. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat ng uri ng buhay ng isang taong tumanggap sa iyong bugtong na anak na si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay nakabatay sa mga malalalim na katuruan ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil dito, hindi basta-basta maaring maagaw ang sinumang nasa iyong anak na si Jesus. Salamat dakilan Diyos sapagkat mayroong matibay na basihan ang uri ng pamumuhay ng bawat Kristiyano. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS
agapay ng sambayanan.